Alright, what's going on? Okay, ngayon eh, magmumukbang naman tayo, Eras Vlog, habang manunod tayo ng latest update about Francis Leo Marcos, okay, yung ating idol, everyday. Pisa na natin. Ito, breaking news to. Home quarantine ako. Home quarantine si Romy Diaz. Ay, nga pala, ako lamang po ay meron lamang akong konting katanungan. Kung nanonood ang ating mga senador at ang ating pangulo ngayon. Yung pong Erwin Tisia alias Romy Diaz. Tamban. Ako ay nanawagan sa akin nung nakaraan linggo na ang bayan po ng Tiaong Quezon ay talaga namang naghihirap, especially yung mga nasa rilis ng tren at kanyang mga kabarangay. Ayun na po. Kung maaalala niyo po si Romy Diaz, kung hindi po kayo, hindi niyo pa po nalalaman kung sino si Erwin TCR aka Romy Diaz, bigyan nga ako ng video clip niya. Yung niya, para malaman ng taong bayan at malaman ng senator pa to at ng ating Pangulo kung ano yung nangyayari. Home quarantine ako. Quarantine, Romy Diaz. Breaking news to. Ito po si Romy Diaz. Mr. Francis Leo Marcos, nakarating sa akin tanggapan ang iyong mga panawagan. Gusto ko ang pagkatao mo. Mabait ka. At tumutulong ka sa ating mga kababayan. At dahil dyan, tinatanggap ko ang hamon mo. Tinatanggap ko. Itong si Erwin Tisiar o alias Romy Diaz, sapagkat siya po ay nanawagan sa akin sa pamamagitan ng kanyang mga pagpapatawa na ang mga pagpapatawa na ang bayan daw po ng Tiaong, especially yung mga nakatira sa rilis ng tren, ay talaga naman pong nahihirapan daw po. Kaya ako po nagpasya sa abot ng aking makakaya, nagpadala po ako ng 100 kaban sa kanya at 200 kaban naman po sa bayan ng San Antonio kung saan magkatabing bayan po yun. Ngayon po, ang bayan ng San Antonio ay nakatanggap na ho ng naipamahagi na ho ang mga bigas. Ngayon po, nung pumunta po sila rito, nung pinatawag ko at pinagdala ko ng truck, siya po ay sinamahan ng 5 pang mga tao. Napanood nga namin yan. Sila Vice Mayor Romano Castillo at ng 3 pa mga kasama para magbuhat ng bigas na ayuda natin sa bayan ng Tiaong dahil na nga po sa kanyang panawagan. Ang hindi ko po lubos maintindihan, mahal na Presidente, kung kayo po ay nakikinig sa live na ito, ay itong ipamimigay na po ang bigas na galing sa akin para kahit papano maibsan yung gutom ng ating mga kababayan doon sa rilis ng tren. Ang mabibigyan po, kung hindi ako nagkakamali, ay 1,000 pamilya po. Dahil kinilo-kilo po niya yan eh. Hindi ko alam kung tigil 5 kilo o tigta 3 o tiga 4 na kilo, 3 kilo. Hindi ko po alam. Sa madaling sabi po is, 1,000 pamilya na ho ang mabibigyan. Ngunit bigla daw po siyang kinuarantin. Nagpatanong ng order at na siya ay i-quarantine sa loob ng 14 days. Kaya hindi po na ipamigay ang bigas. Politiko! Talaga naman. Kung tinawagan ko ang Vice Mayor, ayoko maging bias dito. At ang sabi, parang pinupolitika ho yata ng mayor yung mga ganong pangyayari. Kung wala higit sa lahat, hindi po kami nakikipagkompetensya sa mga mayor. Kung inyo pong makikita, mga mayor po ang aking tinutulungan. Mga mayor po na nakakarating sa akin dito sa ang mga kanilang request ay aking pong pinagbibigyan sa abot ng aking makakaya. Hindi ko ho kilala kung sino ang mayor ng Tiaong. Hindi ko siya personal na kilala. No? Ang pangalan niya ay hindi ko pa ito kilala hanggang ngayon. Ngunit sa ganitong pangyayari, mahal na Pangulo, maaari upang pakiimbestigahan na kung ano ang nangyayari dyan sa Tiaong. Ang tanging hangarin ko lang po ay maging patas ang bawat tao. At ang hangarin ko lang na yung bigas na ating itinutulong ay
kumbaga dun sa mga nahihirapan nating mamamayan. Pero kung ang munisipyo mismo sa pangunguna ng mayor ay pipigilan at hindi ipapibigay ang mga bigas, abay anong klaseng puso ang meron sa pinunong ito? May patalastas! Ang banat! Mga kababayan, itong mga pinunong ganito na pipigilan ang tulong na manggagaling sa ibang tao para sa kanyang mga mamamayan dahil makakuri ayaw masapawan, ay wala akong kwenta ang taong ito. Dapat dito'y nakikipagsunugan ng pera sa akin ito. Pero hindi ko po sasayangin ang aking oras para sa kanya. At ayoko rin naman pong maging bias para doon sa nakaupong mayor. Kung sino man siya, hindi ko siya kilala. Mayor, ako'y nananawagan sa inyo. Pakitignan nyo nga humunang mabuti to at sana ko'y maging patas kayo nyo sa iyong paghatol. Bakit na home quarantine? Kasi pumunta dyan sa inyo. Maaaring hindi nyo ho nalalaman, pero ako ho'y nananawagan sa Pangulo na kung maaari ho, paimbestigahan ho sa politiko, sa ating DILG ang ganitong pangyayari na ang taong bayan ho, nag-message sa akin, punong-puno ho ang inbox ko. Dahil ako ho'y naging sikat na sa mga taga-Piaong. Ang message ho ng mga taga-Piaong dito, kapag binasa ko, ang sinisisi ho ay ang mayor. So hindi ko makuha ang palik ng mayor sapagkat hindi ko siya kilala at wala ho akong panahong kilalanin siya sapagkat hindi ko ho layunin na makipagtunggali sa kahit kaninong politiko. Ang akin lamang ko, yung bigas ko na galing sa akin ay tulong ko sa bayan mong nahihirapan dyan sa rilis ng tren, dapat ipamigay. Tama. Kapag yan ho ay hindi na ipamigay, ibig sabihin ako na ho ang kalaban nyo. Yari ka, Mayor. Makakarating ho sa Pangulo ng Pilipinas itong ganitong pangyayari. Maawa ho kayo sa inyong mamamayan. Kami ho rito bilang individual private na mamamayan. Gumagawa kami ng paraan para matulungan ang inyong mga mamamayan. Inyong mga mamamayan na aking mga kababayan. Tapos yung tulong nagmula sa aming pribadong sektor ay pipigilan nyo dahil sa pamumulitika. Tigilan nyo na yan! Maawa naman kayo. Eh tama! May nagsabi sa akin ang pangalan mo pero wala akong panahong pangalanan ka at di ako interesado sa'yo. Ay siya, politiko na, dumadali. Ang tanging hiling ko lang, Mayor, kung sino ka man, dapat yung bigas na pinatala ko para dyan sa bayan na yan. Pamigay. Dyan sa, especially dyan sa barangay na nasasakupan yan, ay dapat ho ay may pamigay. Tama. At kung sinasabi nyo na i-quarantine nyo yung tao, dapat i-quarantine nyo rin yung Vice Mayor at yung apat pa nitong kasama. Dahil sila ho ang pumunta rito para kumuha ng bigas sa akin. Yun lamang ho. Ang panawagan ko, mahal na Pangulo, sana ho marinig nyo ito at paimbestigan nyo yung nangyayari dyan sa Piaong, Quezon. Ay, oh my God. Breaking news yan. Ngayon, nananawagan. Bakit ganun? Bakit ganun nangyayari? Kakagutom. Mga politiko talaga, ay ibang klase, ano? Paano yan, Romy Diaz? Umquarantine ka muna. Mahirap pakialam dyan sa mga ganyan. Basta ako dito, kumakain ako. Oo. Oh. Kasi nga, hindi natin alam ang punot dulo. Mga bibigating tao yan. Tayo mga normal na tao lang, nakikinig lang tayo sa mga ganyan. Bahala sila dyan. Ano to? Tamban. Yung istang tamban. Patis. Siyempre, kakain ako. Ako, laging nanonood ako ng kay Boss Francis Marcos, yung mga live niya. E ngayon, breaking news ito. Ganun daw, si... Si Romy Diaz ay kailangan home quarantine. Tapos... Eh nga, sabi ni Boss Francis Leo Marcos,
Bakit naman? Mapiktuhan ang pamamigay ng bigas. Ano ba talaga ang nangyayari? Nakakagutom. Mahirap makiano dyan, ha? Ako dito kumakain lang. Kumakain lang ako, nakikinig ako sa mga ganyan. Patapos na ako. Patapos na, busog na. Busog na! Kasi nga, hindi ako makalabas ng bahay. Home-quarantine dito. Kaya kumakain na lang ako. Pag may kailangan, bibili ako ng ano sa labas. Then, nabalik dito sa bahay, quarantine ulit. Ganito kang buhay. Tapos na. Alright. Hanggang dito na lang at thank you very much. Sabi ni Boss Leo Marcos, mag-subscribe. Na, politiko na ang buhay. Alright. Subscribe, don't forget. Bye-bye.